Hello, magandang araw mga ka-oldies, mga kapwa-tindera, mga bisaya katulad ko po. Ako po ay gusto lang mag-share dito sa video ko. Gusto ko lang po i-share kung paano ko nagpaghandaan yung quarantine, yung lockdown, yung ilang buwan na yung unang 1 month, tapos naging 2 months. Kaya po ako ay kinakabahan po nung mga araw na yon. Pag sinabi pong lockdown, parang naisip ko agad paano kung magkaroon ako ng high blood, tumaas ang BP ko, hindi ako pwede basta-basta magpunta sa hospital. Kahit na po ako ay mayroong card, mayroong health card na MaxiCare, eh hindi rin po, dahil kung ganung katulad niya nangyayari, hindi tinatanggap sa mga ospital yung mga dinadala doon. Yun agad ang naisip po, kasi po ako lagi akong may high blood, may minsan mataas ang sugar ko, minsan naman po eh mababa. So kaya yan ang aking naiisip noon, kung paano ko paghahandaan. Diyos ko, sabi ko, isa pang kinatatakutan namin mga tindera, kasi po kami sa palengke po kami sa San Jose del Monte, sa Pampalay, Sample Market. Dito po kami naghahanap buhay. Isa 'yun sa kinatatakutan namin, yung i-lockdown yung palengke, i-lockdown yung aming hanap buhay. Kaya 'yun ang kinag-anuhan namin. Ang naisip ko na lang noon, paghandaan ko yung aking kalusugan. Kasi di ba nga sinasabi, kami ang prone doon sa sakit na 'yon, sa COVID-19. Kami ang prone doon, kami ang madaling kapitan doon. So, ang ginawa ko po, pinaghandaan ko yung aking pang-BP, kasi hindi naman ako pwede magpunta sa hospital para magpa-BP lang, kasi di ba ang hirap nga pong magbiyahe. So, kaya po punta ako ng bago nag-lockdown, 2 days before bago nag-lockdown, pumunta talaga ako ng Divisoria. Lumakad ako papunta ng Divisoria. Eh, hindi pala, sumakay ako sa Divisoria, papuntang Divisoria. Bumili po ako nito. Ito pong pang-BP. Ito po ay mura lang naman. Wala pa pong 500 dito, parang 475 doon sa Divisoria. Kasi po kailangan ko ito pang ano ko, kasi ang pag-BP sa akin po is 3 times a day. Kailangan ko po ito pagising alas 2 saka bago matulog. Kaya kailangan ko talaga makabili ni Re. Yun, ito po. Ang pangalawa ko pong kinakabahan, yung pagtaas ng sugar ko. Ito naman po, bumili rin po ako nito pang pang-test ng sugar. Ito po oh. Yan, binili ko po yan. So, sa Mercury Drug, kasi nga po, kailangan ko matest ang sugar ko weekly. Dati, nag-ano po ako, every three days. Ngayon, ginagawa ko na lang po weekly. Sabi ko sa inang doktor ko, hindi naman masyadong mataas. Kailangan weekly lang po. Ito po yung ano to. Oh. Ito yung anuhan ng karayom. Ito yung pag-anuhan ng... Basta nandito po lahat to, yung para sa sugar. Ito po, yan. Ito po ang nasa, ito ang ano ko, ito ang nabili ko para sa sugar. Mura rin lang po ito. Hindi ko po na, ano ko, mahigit 1,000, parang 1,500 o paano, o basta po ganun. Tapos, nahirapan din po kami kasi wala pang mabiling mask. Ang nabibiling mask namin, yung mga parang hindi yata, ano, pwede. So, ang ginawa ko, nag-order po ako dito, Shopee, ito. 5 piraso po ang laman ng isang balot po nito, 5 piraso. Ito dito. Kaya ito, nag-order ako. 5 piraso, ilang ganito po in-order namin. Mga gamot, sa Mercury Drug, ito mga gamot. Tapos kailangan ko talaga mga gamot. Hindi ako pwedeng mawalan ng gamot, lalo pa po ang sa sugar. Ang sa sugar po kasi 3 times a day ang aking gamot sa sugar. Ang akin naman pong sa high blood, meron pong 2 beses sa umaga. Meron pa pong isa sa, dalbari dalawa, sa kolesterol at saka sa high blood din, pampababa ng BP ko. Tapos, yun pong, meron pa yung mga panghaplas kasi mga dito ko masasakit. Yun po, mga ganun, pinagandaan ko. Sabi nga ng anak ko, bakit hindi pagkain ang iniintindi ko? Aba, kahit ka ako marami akong pagkain, kung yun naman pong kalusugan ko, yung mga gamot ko ay hindi ko naman mabibili, hindi ko paghahandaan. So, kayo talaga pong nakakatakot yung panahon na ito, itong COVID-19. Kailangan po talaga mag-ano tayo, mag-ingat.
Kasi sabi ko nga po, sa kabila ng aking sobrang pag-iingat sa kalusugan ko at ako'y mawawala, wala na po ako magagawa. Yun na siguro talaga ang the end ko. Yun na po ang the end ko. Siguro po kung ganon. Kasi diba po, sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya yun po lagi, yun po ang panuntunan ko po. Yun talaga, bata pa ako, yun ang ano ko, tinatandaan ko na yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Opo, kasi, kahit po anong gawin natin, pagpapayaman, wala rin naman po nangyayari sa atin, kung hindi natin tutulungan ang ating kalusugan. Alam niyo po, ang sabi nga, totoo yung sinasabi rin nila na health is wealth, di ba po? Talaga po, pag wala kang sakit, parang napakayaman mo na, di ba? Kasi biro mo, wala kang nararamdaman. Pero kahit naman po marami at tayong gamot, marami tayong pambili ng gamot, marami pa rin po tayong nararamdaman dahil po nga sa edad natin, lalo na po yung mga senior citizen na katulad ko po, marami na po talaga kahit nakaupo ka nga lang, pagtatayo ka, ano ka, diba? Masasaktan ka, hindi ka agad makakalakad, ganun po nangyayari. Kaya, po talagang sobra ang aking pag-iingat, kaya nga po kasi, lalo sa panahon na ito, sana po makalagpas tayo, may magawa ng gamot, kasi sobra po talagang nakakatakot. Ngayon nga po, medyo, nung nakaraan na medyo kumunti yung gamot ko sa high blood, yun ang isa kong kinatatakutan, kasi pag tumaas po yan, hindi mo makokontrol, hindi mo nalalaman, bigla ka nalang nanginginig, bigla ka nalang para kang hinang-hina na hindi mo maintindihan, yung pala ang taas-taas ng BP, kaya tsaga-tsaga sa pagpila sa mga drugstore, lalong-lalo na po sa palengke kami. Sa palengke po kasi araw-araw talaga kaming nahandyaan dahil yan ang hanap buhay namin. Yan po ang buhay palengke namin. Yan po ang, may co-op din po kasi kami. Ako ang namamahala noon. Yun ay tinatagkot. 2006 naging co-op. Kaya pinakakaingat-ingatan ko po yun. Kaya po hindi ko po maiwan-iwan ang palengke. Diyan po kami nabuhay, diyan ako nakapag-aral ng anak. Kaya po sobra ang pag-iingat ko rin sa aking sarili. Kasi kailangan po natin mag-ingat talaga. Nasa atin na lang na yan po yun . Yung ikakadali ng buhay natin, yung kasisira ng buhay natin, nasa atin lang po yun. Kaya yun pong, ito ko, ngayong medyo nag-GGCQ na tayo, medyo gumagaan-gaan, pero hindi pa rin tayo sigurado dahil wala naman tayong gamot, wala pa tayong gamot na mabibili, wala pa po talagang gamot na ipang lalaban ng tao sa COVID-19 na yan. Panalangin po natin lahat, hindi lang po ako o ikaw, tayo po lahat, ipanalangin po talaga natin na ito ay makagawa na po ng vaccine para doon sa COVID-19, para hindi po tayo kakaba-kaba. Kasi po, kaya po ako talagang, pinaghahandaan ko talagang maigi yung panggamit ko para po hindi po, makatulong man lang po. Kasi kahit nga po, sabi ko nga, hindi ka nga nagkasakit ng COVID, hindi ka nga tinamaan ng virus, ibang sakit mo naman ang tumama sa'yo, di ba po? Kaya talaga yun po ang, tataranta kami nung araw, nung bago nag-quarantine, taranta-taranta kami ang mga tao sa palengke, parang takot-takot na lang mawala ng pagkain, takot-takot kung saan sila pupunta, hindi malaman ganun yung social distancing na sinasabi ni Presidente Duterte nung una. Wala po yun. Sa mga, nagmamadalian na po yung mga tao sa pamimili, sa pagpila. Kahit saan po kami pumunta dito sa palengke, dito sa sample market, ang Mercury Drug, pila, ang ATM, ang mga bangko, ang Palawan Remittance, naku po, LBC, naku po, lahat po yan, grocery. Madaling araw kasi po, madaling araw ako pumunta ng sample. Talaga pong 5 o'clock, pinakamaaga ko po yun. Pinakatanghali ko po yan kasi 4 o'clock ako talaga dapat nasa sample na akong nung bata-bata ako. Ngayon medyo bata pa naman ako. yun pong pag dumating kami doon ng alas 5, ang pila po ng mga grocery, yung Ultra Mega, yung
ang haba, nandun na po, papunta na po sa hospital. Kung kayo po ay familiar po dito sa Sample Market, talaga pong nakakakilabot kasi po, sabi nga po nung araw, ng tatay ko nung araw, hindi ko po alam kung nabibision niya yun, nabibision nila nung araw na may oras, pagdating ng araw, may darating ang araw, hindi kayo makakabili ng pagkain kung hindi kayo galing sa pila at wala kayong hawak ng mga card. Parang pag ngayon naiisip ko, ang tatay ko naman noon, hindi naman doktor, hindi naman po siya pastor, basta po siya simpleng magsasaka lang naman po, pero alam niya yung mga sinasabi, ang mga sinasabi niya, hindi, tinatandaan ko kasi hindi ako naniniwala na mangyayari, pero itong quarantine na nangyari, itong COVID-19 na nangyari, na puong mundo na kinatakutan na talaga, ito na po talaga kinabahan ako. Talaga nga palang totoo, may oras, may araw na mangyayari yun. Nasabi nga po sa Bible, siguro po ako, ina-analyze ko, yung pagsabi ni Jesus Christ na darating ako na parang magnanakaw. Diba, hindi natin nalalaman yun eh, bakit dumating siya, nang dumating bigla, wala sa hinagap natin, hindi natin napaghandaan, diba? Tama yun, para siyang yung magnanakaw, alam ba natin na papasok sa bahay natin yun, diba? Hindi. Kaya ito ang natatandaan ko. Yun lamang po sa ngayon, ito lamang po ang aking maibabahagi sa inyo. Yung paghahanda ko dito sa COVID-19, paghahanda natin lahat. Sana po ay umigi na po talaga, makakuha na po tayo, makagawa, makatuklas na po doon ng tawag dito, yung vaccine na po yan, sa ganun po, maging malaya na ang isip natin. Hindi tayo malaya ngayon, hindi tayo mapalagay ngayon. Ang isip natin ay nasa COVID-19 talaga. Yung hindi tayo tamaan, lalo na rin mga apo natin, mga pamangkin, mga anak na maliliit. Diyos ko, yun lamang po ang aking pinapanalangin. Na wag sana po, tayo po'y ligtas. Ang Pilipinas po ay matapang, malakas ang loob, malakas ang katawan, matibay ang paninindigan. Yan lamang po sa susunod po na pag-video ko. Sana po, panoorin nyo po, mapanood nyo po, i-like nyo po, i-subscribe. Marami pong salamat. Bye-bye you from na po. For now po, bye-bye po muna. Marami pong salamat. Ako po si Salvi Ben. Nagpapaalam po sa inyo, mga ka-oldies ko, mga bata, mga kabisaya ko. Marami pong salamat. Bye-bye for now.